Balikan natin ngayon ang pagdinig sa Senado. From the legal services, isang abogado na makakatulong mag-assiste lang. Kahit hindi marunong magbisaya, pwede lang. Advice of the right. Pero... Pwede daw. Hindi. Kailangan natin yung mag-a-advise. Sa General Balahadya, meron ba? Sige po. Salamat po. In the meantime, pwede mo tayong tumawag. Video lang naman to eh. In the meantime, not to waste time, Mr. President, can Mr. Chairman, can we show the video or is it your pleasure to wait for the video? Baka may mag-object sa video ng may okay. Abogado yan, mag-object sa video yan kung okay. Medyo mahirap on that note, Mr. Chair, we'll wait for the lawyer. Let's wait for it because let's do it right. Like we always say. Shall we have a recess? For those of you who want to go and make peace with yourselves, we will have a recess of 2 minutes. At yan po ang pagdinig ng Senado ngayong araw kaugnay ng umano'y extrajudicial killing sa mga drug suspects sa bansa. Sa pagsisimula ng pagdinig, iginiit ni Chairman Senator Richard Gordon, ang bagong chairman ng Committee on Justice and Human Rights, na hindi raw sila maglalabas ng surprise witnesses maliban lang kung may exceptional o extraordinary circumstances. Inilahad din ni Senator Gordon ang mga bagong alituntunin sa pagdinig. Sa kanya opening statement, iginiit din niya na dapat manaig ang rule of law sa kampanya kontra droga. Pero dapat din daw tayong maging patas sa mga law enforcer o sa mga nagpapatupad ng batas. Kabilang sa mga dumalo sa pagdinig ngayong araw, si Senadora Leila De Lima na dating chairperson ng naturang komite. Sinabi ni Gordon kay De Lima na maaaring ipagpatuloy ang testimonya ng mga testigong humarap sa nagdaang pagdinig. At kabilang dito ang nagpakilalang hitman at miyembro umano ng Davao Death Squad na si Edgar Matobato. Sinabi naman ni Senadora De Lima na naghahanap na sila ng abogado na siyang kukuha sa judicial affidavit ni Matobato. At sa mga oras na ito, kasalukuyang nakasalang na sa pagdinig ang naturang testigo at naging paksa rin kanina bago ito magsimula kung sino ang magpipresinta sa naturang testigo. Sa pagtalakay na yan kanina ay sinabi ni Senador Trillanes na nasa kanyang pangangalaga raw muna si Matobato matapos tumanggi ang Senado na bigyan ito ng protective custody. Siya rin daw ang nagdala sa testigo matapos siyang hinga ng tulong noon ni Senadora Leila De Lima. Ayon naman kay De Lima, isang emisaryo raw ang lumapit sa kanya o tumawag sa kanya noong August 29 para sabihin gusto raw siyang kausapin ni Matobato. September 2 raw nang magkita sila ng testigo at nang magboluntaryo raw ito na tumestigo sa Senado. Sa ngayon, nakasuspindi muna ang pagdinig dahil may isang video na balak o planong ipalabas sa Senado pero naghahanap pa rin ang komite kung sino ang tatayong abogado para asistihan itong si Matobato dahil baka raw kung meron itong counsel ay siyang mag-object naman sa naturang video na ipapalabas ngayong pagdinig. Kani-kanina rin, nauna nang nagtanong si Senadora Grace Poe na miyembro ng Committee on Justice and Human Rights at idinirekta niya ang kanyang tanong sa Internal Affairs Service ng PNP. Ay pinupunto ng senadora na kailangan daw ng sibilyan na miyembro ng IAS para mas maging komprehensibo o patas ang kanilang mga imbestigasyon hinggil sa mga summary executions at extrajudicial killings. Kanina naungkat din sa pagsisimula ng pagdinig sa pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano kung bakit noon daw nasa ilalim ng Witness Protection Program, si Matobato ay hindi nakapagsampa ng anumang kaso patungkol sa kanyang mga revelasyon. May nakarating din daw na impormasyon sa senador na di umano ay ayaw raw mag-testify noon si Matobato. Sagot naman ni De Lima, hindi raw totoo na ayaw nitong mag-testify at sa katunayan ay pinaimbestigahan pa raw nito si Matobato.
sa kasamaang palad pag-alis daw niya sa Department of Justice ay wala naman daw nakarating sa kanyang resulta ng ipinagawa niyang investigasyon. Samantala, balikan natin ulit ang pagdinig sa Senado. Parliamentary Counsel's Office here in the Senate. Mabuhay si Marcos. Asan si Marcos? Ayun, halika na. Huwag na dyan. Tama-tama, September 21. Kahapon. Tabi ka sa kanya. Tabi ka sa kanya. Mr. Matawato, siya po si Marcos Babia. Ano first name mo iyo? Jose Marcos. Jose Marcos. Jose Marcos, Your Honor. All right. Are you willing to assist the witness? In the best of the way I can, Your Honor. Okay. Sige. Shall we proceed? Your permission. Senator Cayetano is recognized. Yes. You're going to make a presentation. Sorry. Please turn off all the lights so everybody can see the presentation. Sir President, this is a news clip from CNN Philippines. I will ask the specific questions to the witness after. If we can just all watch it. May we dim the lights, please? Ilaw at yung mga nakakalbo, huwag mo na lumapit para madilim dito palagi. Mabuti wala si General Bato. Can you turn on the light? Okay, good. Maluwag na. Go ahead. Among the targets he disclosed was a certain Salim Makdum, who he says is an international terrorist. But people who know both Matubato and Makdum say Matubato is lying. Matubato is a regular customer at this eatery in Samal Island. This is where he usually takes his breakfast and lunch. He also became friends with the owners since his second wife is their third degree relative. Matubato is into buying and selling of lands. He also served as a bodyguard to a local politician. He is known in the Peña Plata market. Business owners and residents say he always carries and shows off guns, including high-powered ones. Many say he is a troublemaker. Natakot na kami kaya kasi marami kasi siyang baril ganito. Tapos may ganun pa siyang baril. Tapos nagsasabi siya na DDS daw siya. Lagi niya binabanggit yung DDS ako, DDS ako. Tapos pamapatay ako ng maraming tao. Ganun ang sinasabi niya. Sabi, ha, nakakatakot. Ano ba yung DDS? Pumapatay ng tao. Tapos bibili siya ng lupa, tapos papatay siya ng tao. Meanwhile, Makdum is more popularly referred to as Eric or Turco since he is a Turkish national. He lived in Davao since 1997. He had a common law wife and a child in Samal Island. Makdum and Matubato are not just neighbors. Their wives are cousins. Makdum's mother-in-law says Matubato initially tried to sell gold to Makdum after finding out he was into a buy-and-sell trade. But from there, he had another offer. Matubato tried to sell a piece of land to Makdum. Makdum agreed and was ready to pay. Dindin says the money is already prepared in a bag. They even met at Matubato's favorite eatery where the transaction was supposed to take place, but it could have been set up. Nag-order sila ng satong kape niya. Wala pa may nakaserve. Niabot ang kauba ni Matubato, mga 7 katao. So nasigang makasator ko. Kaya anak siya mga, mura siya na nervous ba? Siya gar, anak ko si Edgar nga. Kanang, huwag ka lang matakot, sama ka na lang sa kanila. Pero may L300 niya sa baba, ma'am. Dindin claims some investigators came over since Makdum's wife filed a complaint, but Matubato's wife tried to stop them from cooperating with the law enforcers. Mo ari ang CIDG ma'am no, pag nasa CIDG mo puli ang ikson kasawa nga nung kanang ino niya akong asawa ba nga nung dili ka mag-testimony ha. Ayaw pag-testimony ha, kaya madaot ka ana. And until now, Makdum's family never found justice for him. So, Mr. Chair, my first question, kay Edgar, tinuod, dili tinuod? Tinuod? Tinuod na. Si Miresol Marquez, asawa ni Sally Makdum. Noong 2002, amo na siyang gidakop sa mga pulis. Kuyog lang ko sa mga pulis. Dili man ko authorize mo dakop, sir.
Dili mang authorize. Senator Subiri, would you please translate? I know what tilud means, but can you translate the whole passage? Ang nidako pa na sir, si Arthur Las Cañas, si Colonel Abode, aw si Colonel Kapute, si Porog, si Gascon, puro mga pulisir, ako lang ang civilian. Kay nag-meeting na sila, kay na daw yung terrorist. Terrorist ang akong nabalaan, terrorist. Pero ako ang nakabalo, sir, kay nagbody ko kang MacDom, kay nagpapalit siya og yuta sa muha, aw sa kuha. Mura kong nag-broker. Mura kong nag-broker og yuta. Pero himuon din niya ng training center. Ang pagkasabot ko sa training center, kung himuon bang dulaanan, kung unsa ba, basta wala ko kabalo kung unsa. Can you hold on for a while? Okay. Go ahead. Sabi niya, they had a transaction to buy land. And he was going to sell the land to MacDom. And it's supposed to be utilized for a training center or something. But they were transacting with land. Sige, padayan. So, sa dali nga istorya, sir, ipatawag ko sa opisina sa heinous crime. Nag-meeting sila. So sa tanto na pag-meeting namo, gipakita nila ang picture ni Sally MacDom. So pag tanaw nako, mao man siguro ning akong gi-backupan, gikuyogan nako o si Sally MacDom. O gi-prove nako nga naa sa akong kamot. Hold it. Okay, so you went to the office of this gentleman that he was talking about. Pinakita daw siya ng litrato na target daw to, and he said nagtataka daw siya, ito ba yung binabakapan niya na kaibigan niya at na-recognize niya. So heinous crime, he went to heinous crime. Heinous crime said, pinakita siya ng litrato na ni Turco or MacDom na kaibigan niya. Yeah, ako, that's right. Said, go ahead, please. Moto, sir, nagsabot mi nga mo ato siya pinyaplata kay magkinahanglan o kwarta o para mabayaran na mo. Moto among sabot. So, kay Edgar, unsa giingon sa imon ng heinous crimes? Ang gisulti sa ako sa heinous crime, terrorist. Terrorist lang ang kuha nila. Kinsa man ang kastoryahan mo sa heinous crime? Si Arthur Las Cañas, si Colonel Abode, si Jim Tan, si Porog, si Medina, si Ubalis. For the record, Mr. Chair, I asked him what did the heinous crime tell him, and they said he was a terrorist. So I asked Kinsama who he talked to sa heinous crime, and he's narrating all of these names. Kay Edgar, ang ibig ko sabihin, pagpasok mo sa heinous crime, tanan mga pangalan sinabi mo, lahat sila nandun? Oh, sir. Opo, sir. So, hinihintay ka na? Hinihintay na ako, sir. Kasi tumawag ka? Hindi, sir. Umuna na ako sa Piña Plata. Una na ako sa Piña Plata. Sila ang naulahi pag-abot. Ako ang niuna kay. Nagsabot mi ni Sally MacDom nga mag-abot mi sa itaas sa palingki ni Avignon. Yung nabidyo ngayon. Si Avignon ang may-ari yan. So, tinuod na yung misis mo at misis ni MacDom magpinsan? Magpinsan, sir. Magpinsan. Yeah. O, living partner ko. I ask him, Mr. Chair, whether it is true, tinuod ba that his wife and the wife of Mr. MacDom are cousins? He said, yes. No. So, kasi ka Edgar, and baka you can help me, Senator Miggs, no? Kung magpinsan sila, magkakilala kayo, magkasama kayo, bakit biglang pumasok sa isip mo pumunta ng heinous crime? Hindi man, sir. Siyempre, ako, sir, sa heinous crime, asit ako, sir. So, kung anong mga hinalaan nga tao, sumasabi din ako. Wapa naman hinala, di ba? Wapa. Ang storya mo kanina, ikaw nagpangutana sa mga taga-heinous crime kung kinsa man kini si MacDom. Pero, I will translate it. I'll just actually, finish the witness, question. I believe, can speak Tagalog. So I think you can speak okay. Tagalog. But then maybe I just object, Mr. Chair, to the statement of Senator De Lima that it's misleading.
I was just looking after the comfort of Mr. The chair will decide on any statements being perpetrated by any senator here. Please do not make side remarks. If you have a question, raise your hand. If you have any objection, raise your hand and the chair will rule. Thank you. Please do not make any comments on what is transpiring right now. Marunong ka ba mag-Tagalog? Kabalong ka mag-Tagalog? Kanang baloktot, sir. Di bale, itutweet na lang natin. Okay? Sige, go ahead. So, Ka-Edgar, kung sabi mo kanina kasi, ikaw nagtanong sa heinous crime, sino ba to si MacDoom or bakit to terrorist? Eh samantalang matagal mo nang kilala dahil nga magpinsan yung misis nyo at marami kang transaksyon sa kanya, yung ginto tapos yung lupa. Parang bakit out of nowhere, bigla na lang, pupunta ka ng heinous crime? So, wala man sir kaming transaksyon ng ginto, lupa man lang. Paano pag mag-ginto yan, nga wala mang ginto sa samal, sir? Mm. Can you translate please, Senator Subiri? No, he just, sabi niya, wala naman daw transaction silang ginto kasi wala naman daw ginto sa samal. Lupa lang. Okay, so, go ahead. So, gaano katagal mo nakilala si Mr. MacDoom? So, nakilala ko si MacDoom, sir, mga 3 buwan siguro, sir. Si Sally MacDoom. Inintroduce na ni Mirasol Marquez, yung asawa niya, inintroduce nga, back-upan mo. So, maganda naman ang panagsama namin. Kaya akala ko, livelihood ang pupuntahan ng usap namin. Tutulong si Sally MacDoom ng mga daycare center, mga ambulance, ang bibilihin niya sa Samal Island. So, pumayag naman ako. Oh, pero hindi ko alam nga, terrorist siya, sir. Doon ko na nalalaman, doon na sa heinous crime, yung pag-meeting, pinatawag ako, pina-report ako. So, pinakita yung picture nga niya sa ng official. So, sinabi ko ang totoo nga magkasama kami. Ito talaga ang picture na ito ni Sally MacDoom. Tapos, sino nagpapatay sa'yo kay Sally MacDoom? Yung taon na yan, sir, nakuha na si Sally MacDoom mga banda alas city ng umaga. Dinala na namin, sinakay namin ng FX. Dinala ng opisina ng PAOK TF, pero wala na yung PAOK TF na yan. Ang pangalan na ng opisina, doon. Na, ang ibig ko sabihin kay Edgar, so magkakilala kayo 3 buwan, magkamag-anak misis nyo, nakikita kayo ng kapitbahay na kumakain kayo doon sa favorite eatery, may deal kayo. Pagdating mo doon sa heinous crime, biglang sasabihin, terrorist. Sino nagsabi? Diba, kinsa nagsabi, sandali, i-operate natin yan, kunin natin yan. Si Arturo Lascañas, sir. Sino nag-utos kay Arturo Lascañas? Hindi ko na alam, sir, ang nag-utos. Excuse me, sir. Sino si Arturo Lascañas? SPO4, sir, Lascañas. SPO4. Ano yung army? Police, sir. Kasi, sir, last hearing, pinapalabas mo si Mayor Duterte ang may utos at sumusunod lang kayong lahat. Ngayon, nagbago na yung inyong statement. Talagang totoo man, sir. Yung sila nag-uusap lang, yun naman panggang Sally MacDoom. Basta ako, wala akong nalalaman dyan. Pinatawag lang ako. So, tinuro ko naman lahat. So, hindi si Mayor Duterte ang nagpapatay? Just a moment. Let them answer, please. Just a moment. Go ahead. Hindi si Mayor Duterte nagpapatay? Ewan ko lang, sir. Hindi man ako kung yun, sir. Okay. Mr. Chairman, Senator Trillanes is recognized. And okay. Please, may I implore our fellow senators that if you do not agree with the witness, please do not indicate your... you will have your time anyway. Yes, Mr. Chairman. Go ahead. Just a quick point. Go ahead. I interjected because Senator Cayetano is giving wrong information in the body. If you would read the transcript, walang sinabi si Mr. Edgar Matobato na si President Duterte ang pumatay, ang nagpautos na pumatay kay Sally MacDoom. Meron siya sinabi mga specific cases na nakita niya, narinig niya, pero not this one. So wag natin na i-twist kasi ganun yung nangyayari eh. While you're blaming people for the media na tinitake yung word na ano as fact, pero gusto mo rin i-take yung word mo as fact eh in this case eh twisted. Mr. Chairman, may I respond? The best evidence is in the transcript. And precisely, I would advise everybody
The statement that should come out of the senators, I'm not trying to teach you, is that let us look at the transcript so that we don't, suddenly imply that the senators are twisting matters, because I don't think, I will try to make sure that everybody gets the benefit of the good faith. If you do not agree, let us check the transcript. Mr. Chair. Is the transcript available? Sir Chair, just to respond, and please don't count this against my time. No, it will not be. It is a cross-examination technique. I do not take it against Senator Trillanes. The lawyers in the room would agree with me. When I say sinabi niya, he being the witness is free to say, Sir, hindi ko sinabi yan last time. Diba? I am not stating a fact. I am testing the witness, ask him the question. And if you review the transcripts in the BNI hearings, Senator Trillanes did exactly the same thing. So may I ask, Mr. Chair, that when a senator has his time and they do not agree, they wait for their turn rather than try to lawyer for this. It's already been noted, and let us not prolong this agony. But Mr. Chair, go ahead. I will not read it, but it's the transcript are cluttered with statements from Mr. Matubato that President Duterte, when he was mayor, ordered killings. No, so I'll not go one by one because mauubos yung yes. time ko. Please proceed. So ano nangyari, Mr. Kaedgar, no? Hindi mo na sinabi sa asawa mo or sa pinsan ng asawa mo na kasama ka sa papatay kay Mr. Macdo? Hindi, sir. Kaya yung trabaho man yun ng mga pulis, sir. Paano isasabi ko yan? Hindi ba, sir, trabaho ng pulis hulihin ang kriminal, hindi patayin ang kriminal? Kung dito, sir. Pero sa Davao, ang paghuli yan, pinapatay yan, sir. Yun po ang palagay ninyo. Pero nung tinanong kita last hearing, kung alam mo lahat ng pulis at buong Davao, sabi mo hindi. And it seems like you're not even from Davao City, you're from Samal. Yung grupo naman ng heinous crime ng sir ang pumapatay. Ang iba naman ng pulis sa Davao, mabait naman. Hindi man lahat, ilalahat mo yan. So kaya nga sir, yung so binabago niyo statement niyo. Hindi sir, yung lahat naman, yung mga heinous crime talaga, yung pulis ng mayor, yan talaga ang may order. Okay. So, paano sir ngayon dinideny na terrorist si Macdum? Waman record, there's no record that he's a terrorist or wanted. Kaya nga sir, pinailan ako ng kidnapping sir na dismiss yan sir. Kasi si Sally Macdum, backdoor. Backdoor yan sir, si Sally Macdum. Walang record sa embassy sir, walang record. By backdoor, ibig sabihin walang record na pumasok siya dito. Yes, sir. Sa ating immigration, alam mo yan? Wala ka, paano mo nalaman backdoor, sir? Yung mga pulis naman, sila naman ang nag... Hindi, yung alam mo, hindi yung mga pulis. Opo, sir. Yung alam ko lang, sir. Pinsan ng asawa, yung ang asawa niyo magpinsan. Mm-hmm. Opo, sir. Sinabi ba sa iyo ng asawa mo na yung asawa ng pinsan ko ay tinatawag mong backdoor, pumasok na walang visa, or ito ay palusot lang sa likod sa Mindanao? Wala sir, walang sinabi sa akin so, sir. So paano mo nalaman backdoor? Yung mga pulis naman sir, sila ang nag-asikaso sir. At pinaliwala mo yon over sa isang asawa? Yung relasyon niya? Yung relasyon lang sir nila, yung pagkakaalam ko, pero walang sinasabi sir. Sige, okay, go ahead. So iba kasi ka Edgar ang illegal alien. Hindi terorista yon. Yung pumasok na Turko, Chinese, kahit anong nationality dito na walang visa, walang ano, hindi namang criminal yon, di ba? Illegal alien sila. Pwede i-detain, pwede i-deport, pero hindi pinapatay yon. Ibang-iba sa terorista yon. Nung sinabi nilang terorista, ano daw ang ginagawa niyang, paano siya pagka-terorista? Yan lang hindi ko alam, sir. Kasi ang pumatay ko man sir, ang pumatay man sir, mga kasamahan ko mang pulis. Paano yan pagkapanalaman ko, sir? So, sir, hindi ka kasama? Kasama ako, sir. Kasama ka sa pumatay? Opo, sir. Kasama ko. Anyway, I'm running out of time, Mr. Well, let me just go. Kasama ka sa pumatay. Saan pinatay? Sa mga quarry, sir. Sa quarry? Yan ba yung... Yung kang Binlaod, sir. Ha? Binlaod. Mga quarry, Binlaod, sir. Laod? Yung may-ari, sir. SPO4. SPO4, Binlaod, sir. So, pulis din na may-ari? Oh, pulis yung may-ari, sir. So, pinatay niyo doon. Ilang kayong pumatay doon sa taong yan? Kay Turko? Anim kami, sir. Anim. Pumutok ka rin?
Hindi na yung binaril, sir. Binigti na lang yan. Binigti. Ah, binigti. Oh, binigti, sir. Pinagtulungan nyo yung tao, nahawakan nyo habang nilalagyan ng tali, tapos binigti? Oh, ginanyan ang lubid, sir, dito sa liig. Ginanyan. Oh. Sino ang humawak sa lubid? Kami ni Kwan, sir. Kami ni Arthur Lascañas. So, dalawa kayo ni Arthur Lascañas? Opo, sir. Bakit pinatay? Ang nalalaman ko lang, sir, na terrorist si Sally Macdom. Yan lang ang nalalaman ko. So, wala naman akong ibang nalalaman, kaya yan man ang kwan nila, na terrorist si Sally Macdom. At dahil doon, okay sa yung patayin siya? Parang wala naman akong magagawa, sir, kaya sila man. Hindi ko tinatanong kung wala magagawa. Tinatanong ko lang sa'yo, wala, hindi ka naisip na konsyensya mo na yung asawa ni Macdom, pinsan ng asawa mo, hindi po mag... Huwag naman, pinsan ng asawa ko yan. Hindi pumasok yun sa'yo? Hindi, sir. Wala naman akong magagawa, sir. Sige, kasi... okay. Alright. Kahit gar dito sa page 18 hanggang page 20 ng ating transcript, so sabi ni Chairperson De Lima, mayroon ho bang namatay dyan sa pagbomba nyo sa mosque na yan? Nakatiming lang, ma'am, na walang tao, walang samba. Chairperson De Lima, so walang naging casualty, ma'am. Chairperson De Lima, sino kamo ang nag-utos? Sagot mo, Mayor Duterte, ma'am. Tama? Opo, sir. Paano mo narinig mo na si Mayor Duterte nag-utos? Opo, sir. Paano po? Noon ng gabi yan, binumba yung katedral, sir. Binumba. Pagkatapos ng 26, umorder si... Umakyat si Mayor Duterte na ang sabi niya, masakirin niyo yung mga muske. So, hinati naman kami. Kami nila ni Colonel Asindista, El Diponso Asindista, kami ang nagsama doon. So, sir, isa-isay natin. Sino kayong magkakasama nung nagsalita si Mayor? Ang dami namin sa opisina, sir. Mga ilan? Hindi ko na maalala. Basta buong heinous crime, sir. Okay. Tapos sa harap ninyong lahat, sinabi niya, bombay natin yung... Ano yung sinabi niya? Ang kaharap na talaga, sir, yung official namin. So official. Hindi niyo narinig mismo yung utos niya? Narinig namin, sir. Narinig namin. Sabi mo, ang kaharap lang yung mga opisyal? Ang kaharap nga, kay, siyempre, opisina man, sir. Hindi man kwarto yan. Parang ganito. Siyempre, maririnig so, mo ang... So, ano eksakto narinig mo sa kanya? Patayin mo yung nag... bumba sa katedral. Oh, so iba 'yun sa sinasabi mo dito na siya nag-utos nag maggranada sa mosque. Iba 'yung patayin mo 'yung mga nang masakay, iba 'yung bombahin mo o masakerin mo 'yung mga Muslim. Paano, sir, nga kami ni Jun Larisma ang humagis ng granada ng mosque? Tama, sir. So, in order na niya 'yan. Hindi, sinabi niya 'yan, maghagis kayo ng granada o sinabi niya patayin mo 'yung mga nang masakay. Basta ang order, sir, masakerin lang 'yung mosque. Sir, hindi niyo sinabi mo kanina. Ang sabi mo, ang eksaktong salita ni Presidente, patayin ang... Yung nagbomba, sir. Yung mga suspect, sir. Yung mga suspect. Patayin ang suspect. Yun ang sinabi. Pero yung masikere ng mga ano, hindi niya sinabi. Nag-order na niya, sir. Nag-order niya. Mayor pa siya, sir. Sinabi niya? Oo, sinabi yan, sir. Sabi mo kanina, hindi yun ang sinabi niya. Sinabi yan, sir. So, ano eksakto sinabi ng Pangulo? Ang sinabi niya... Masakirin niyo yung mga muske. Tatlong muske. Isa sa Maa, isa sa Ikulan, isa sa Bangkiruhan. So kami naman sa Bangkiruhan. Dalawa kami ni Jun Larisma ang humagis ng granada. So yun ang ginamit niya salita, masakirin niyo ang muske. Yun eksakto ang sinabi niya. Opo, sir. Paano mamasakirin ang isang muske? Pwedeng pasabugin, pwedeng sirain. Excuse me, just for the record, Senator Lacson is giving... Your 10 minutes is up. Thank you. Senator Lacson has asked me to extend your time, to take his time. Yes. Kaya Edgar, pagpresensyan mo na ako kasi grabe itong accusation mo, di ba? So hindi mo masisi, ako man, sabihan ng asawa ko, may kasamang babae yan. Talagang tatanungin, nasaan ka, anong oras, sino, pinsan mo ba yan? Para malaman kung nagsasabi ng totoo. Diba? So, nasaan kayo noon at sino kayo magkakasama? Pakiulit. Kami ni Major Asindista, ni Cloribel, ni Jerry Baguhin, Arthur Lascañas. Basta madami kami, sir. At nandun ka? Oo, nandun, sir. Malayo ka, malapit ka, paano? Tama-tama lang, sir, kay maliit man yung opisina namin, hindi yung malaki. Sige.
Si Mayor ba, kilala ka? Opo, sir. Malapit ka sa kanya? Hindi, sir. Hindi. 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 So tingin mo magsasalita ang isang tao ng patayan sa taong hindi niya kilala? Ewan ko lang, sir. Kung kuwan sa'yo. Basta yan ang utos lang. Sige, sir. We'll go forward, no? Sa page 19, eto, Mr. Motobato. Pagkatapos nung pagbomba kami sa simbahan ng Muslim, naglipas ang mga araw, umutos siya na iyong mga suspect na Muslim, hulihin nyo, patayin nyo. So, ang kuwan naman namin, ma'am, inabangan namin yung mga Muslim doon. Pinadukot namin, pinapapatay namin, nilibing namin sa mga quarry. SPO4 Ben Laud. So, eto si Macdum. Hindi yan si Macdum, sir. Iba pa to? Iba yan. Ang mga Muslim yan nasa Barangay Waan, sir. So, yon inutos din ni Mayor? Opo, sir. Saan mo narinig na sinabi niya to? Yan talagang inutos sa amin. Siyempre naman, hindi ka makakarinig, sir. Saan nga, sir? Oo. Oh. Ano sabi mo, sir? Siyempre naman, hindi ka makakarinig? Nakakarinig naman, sir, sa... Kaya nga, sir. Ano to? Ibang meeting? Parehong meeting? Parehong meeting yan, sir. Yung talaga yung mga Muslim doon, sir. Pero hindi yun ang testimonyo mo, sir. Order niya yan, sir. Hindi man yun pumapatay yung mga polis. Sir, yan, order niya. Ang sabi mo dito, pagkatapos ng pagbomba, eh sabi mo yung meeting nyo nung una, bago magbomba. Ngayon, sinasabi mo parehong meeting. Hindi, so, ganito, iniiba mo testimony mo last time at saka ngayon. Ganito yan, sir. Siyempre, umu-order ka kung... Pakisagot mo muna yung tanong. Iniiba mo ba yung testimony mo ngayon kaysa nung nakaraan? Pare-pareho lang, sir. So ano ba? Dalawang meeting, isang meeting? Isang meeting lang yun, sir. So mali yung sinabi mo last hearing na pagkatapos ng pagbomba, dun lang in-order na sundin mo yung ibang Muslim. Kasi, sir, sumusunod lang ako sa mga official, sir. Hindi naman ako pulis, sir. Pakisagot lang kasi... Iba yung tanong sa'yo. Ang tanong sa'yo, pagkatapos ng bomba, nag-meeting na naman kayo, inutusan kayo na naman na gawin na naman yung dapat gawin na sinasabi nyo. Opo, sir. Inutusan na yung mga pulis, sir. Inutusan yung mga... Sige. Well, anyway, Mr. Chairman, the record speaks for itself. In the last hearing, ang sinabi niya, meeting muna, imasakira mga moske, pagkatapos binomba, saka inutos. Now he's saying it was the same meeting where he said both. I think the record will speak straight. Pag sinundan ko yung transcript, kay Edgar, ang sinabi dito, kinidnap nyo si Macdum. Kaya nga, sir, yung parang kinidnap na yan. Siyempre, hindi naman so, hinuli yan. So, oo ba yun o hindi? Totoo, sir, totoo. Oo. Oo, sir, oo, opo, sir. Opo, thank you. Pero hindi si Mayor ang nag-utos sa inyo na kidnapin si Macdum. Walang kinalaman si Mayor, okay. Sir. Oo. Doon kay Macdum, walang kinalaman si Mayor? Walang kinalaman. Okay. So, gaano ka kasigurado kay Edgar sa mga pinapatay kung kailan ito'y utos ni Mayor at kung kailan ito ay mga pulis o kasamahan mo lang? Halimbawa, kung sila mismo ang may, halimbawa, ho-hold upin si Macdum o kaya meron silang pusher or whatever. I'm not saying... Wala, hindi ko sinasabing masasamang pulis yung mga binabanggit mo, ha? Hindi ko sila kilala. Pero ang sinasabi mo dito sa amin, sumusunod ka lang kung ano sabihin nila. Tama po? Opo, sir. Opo, so, sir. Kailan mo po nalalaman, sir, pag utos ni Mayor, at kailan mo nalalaman kung sila lang may gusto nun? Hindi man yung palagi, sir, nga sumasama ako sa kanila. Yung may trabaho lang, sumasama ako, sir. Sige, sir. Lilipat na ako sa ibang topic, ha? Sir, sabihin mo, ikaw ay isang professional killer. Wala akong nagsabi yan, sir. Eh, sabi mo, sir, ang trabaho mo ay pumatay. Wala, sir. Wala akong sinabi yan. So, ano, sir? Sabi mo, bawal sir, kafgo ka. Ipagyabong, sir. Hindi, sir. Di ba ang sabi mo, DDS ka? Hindi ako nagsabi, sir, na DDS ako. So, hindi ka DDS? Membro nga, sir. Pero yung pag-ipagyabang ba nga, magsasabi ako nga DDS, hindi yan. Okay. So, miyembro ka ng DDS? Miyembro, sir. Miyembro. Ano po ang ibig sabihin ng DDS? Pumatay ng tao, sir. Basta panalaman ko lang, sir. Pumapatay yung auto, sir. O. So, ibig sabihin po, yun ang trabaho mo, pumatay ng tao? Opo, sir. Pero yung masasamang tao lang, sir. Sige. Magaling ka ba sa trabaho mo? Hindi. Simple naman, sir. Ma naman, sir. Okay. Kasi, hindi talaga ako makatulog dun sa litrato ng 30 tao nauubusin lahat ng laman ng barel doon sa NBI agent at 30 kayong inubos. So kung ang laman ay 5 o 7 shooter o 9 yung laman na bala, may git 115 bala
hindi pa rin patay. So ibig sabihin, hindi kayo magaling na killer. Hindi man, sir. Operation ng mga pulisya kasi gumugulong yung tao sa ilalim ng pick-up, sir. Gumaganon yun, sir. O sir, pero 30 paano yung kayo? Pinatamaan mo, sir, na magaling sa rolling yan? Sir, o, sabi nyo 30 at sabi nyo 200 ang balang laman ng katawan niya. Yung sa estimate lang, sir. Siyempre, hindi mo naman mabibilang yung putok ng baril, sir. Sir, ang nasa likod mo, bilangin natin, ha? 1, 2, tapos bakante, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, siyam ang nasa likod mo po, ha? So, times 3 niyan ang 30. So, kung yan po ang pick up, times 3 po niyan ang nakapaligid. Sabay-sabay, isang tao lang binabarel, 200 ang laman na bala. Paano po kami maniniwala na professional kayong killers, mga alagad ng batas, hihintayin nyo si Mayor na may using dalawa bago mapatay? Eh, kasi hindi ako kukuha na kung may DDS talaga at ako ang pinuno ng DDS, hindi ako kukuha ng inutil na killer. Eh, 30 kayo, isang tao lang ang papatayin nyo. Ah, ganito, sir, ipapaliwanag ko sa iyo. Sige po. Yung ang bumaril ng... Yung bumaril ng Amisula, mga pulis din, sir. Mga pulis din, lumaban ito si Amisula. Paano mo malalapitan, sir, na may baril man si Amisula? Magaling din, shooter din si Amisula. Opo, pero sabi niyo po, 30 laban sa isa. Kaya nga, hindi nalalapitan, sir, nang doon siya sa ilalim ng pick-up. Paano mapupuruhan mo yan ng tao? Kay Edgar, hindi yun yung testimony mo nung una. Sabi mo, nandyan lang, pick-up lang, nandyan, paglabas, naturo, pinagbabaril. Ang sabi mo, nakahiga na, binabaril pa rin, humihinga pa rin. Kaya lumapit si Mayor at kumuha ng usi at tinuluyan. So ang pinapalabas niyo po last hearing, si Mayor ang kung hindi kay Mayor, hindi pa mamamatay yon. Ganito, sir. Nahuli na si Amisula, naubusan na ng bala, sir. Yan lang, naubusan na siya ng bala. Okay. Kaya na nga, linapitan na si ni Mayor, nga si Mayor na nga ang tumapo sa buhay ni Amisula, sir. Ang point ko lang naman kay Edgar, at mali pumatay. Ang sinasabi ko lang, maging organized crime yan, maging sa droga, maging sa police, mga professional yan. Paniniwalain niyo po kami na 30 tao uubusin laman ng laman na bala ng baril nila, hindi nila mapatay ang isang tao na ikaw na nagsabing naka-corner na siya, nandun na. Yung gulong-gulong sa pickup po, hindi malaki ang ilalim ng pickup. Limitado din ang mapupuntahan niya. Nakapaligid na ang 30 tao sa kanya. Mahirap yung tatamaan, sir, ang ganyan nandoon sa ilalim ng pick-up, sir. Misi kusino yan, sir. Mahirap yung tatamaan, sir. Sir, nagsimula ba putukan? Nasa ilalim na siya o nasa harap pa siya nung nagsimula yung putukan? Ang kaharap niya, sir, si Major Pabo Pumiro, binaril ni Amisula. Tinamaan talaga. So nakatayo pa ho siya? Hindi na nakatayo si Major Pabo. Nabulagta. Opo, pero si Amisula po, nakatayo pa rin siya. Hindi na, sir. Nag-cover na siya. Kaya ang dami namang so, pulis. So, pagbaril niya, higa siya? Opo, sir. O, tapos? Lumalaban. O, so, higa siya, pero wala naman nakatakip po, di ba? Dahil kita, pick up lang nandun. Walang nakaharang, eh. O, 30 na ho nakapaligid. Sabay-sabay nang pumuputok. Punong-puno na yung katawan ng bala. So, sir, mali yung sayo. Paano nga, sir? Hindi yun nga, bastang babaril-barilin na ang tao, sir. Lumalaban ang tao, bakit kaya nga, sir. Malalapit ka, matatamaan ka? Kaya nga, sir. So naka-distance ang tao, sir. Paano sir, yan? Sir, yun nga sinasabi ko, pakikwento mo sa amin paano nangyari. So nakahiga si NBI agent, bumabaril pa pa, nasaan po yung 30? Kasi kayo po nag-describe nung huli na yung 30 nakapaikot na kayo, inuubusan nyo na ng bala, pero si Mayor, di ba tinanong ko po sa inyo, sir? Hindi ko yan sinabi, sir, nga 30. Hindi ko yan sinabi sa iyo nga 30, sir. 30 ang sinabi niyo, sir? Hindi, sir. So, ilan po? Pakihanap lang sa transcript, kasi ang alam ko, 30 hindi, ang sinabi. So, ilan po? Basta madami-dami kami, sir. Pero, mahirap, ang ipapaliwanag ko lang sa iyo, sir. Mahirap tatamaan yung tao nga nandoon sa ilalim, sir. Sir, kung... Katulad yun ng... Huwag tayo mag-usap, sir. Excuse me. Ano ang baril ni Amisola? Alam mo ba? Parang... Glock man siguro, sir. Hindi ko na sigurado, sir. Ilan ang laman ng Glock? Extended ang magazine, sir. Kung ang nakita mo extended? Extended ang magazine, sir. Ilan ang laman ng extended? Hindi ko alam, sir. Hindi ko man alam, sir. Naman. Hindi ko alam yun. Basta Glock lang, sir. Hindi ko alam yung magazine yung pirang laman, sir. Ha? May 14 rounds, may 28 rounds. But anyway, sige, go ahead. I just wanted to know. Kasi sabi niya na ubusan ng bala, eh. Ang
Mr. Chairman, kay Edgar, tama ka naman na mali ako o mali ka pag theoretical. Sir, mahirap, sir, lumalaban. Kaya nga ang tanong ko sa iyo, eyewitness ka eh, sabi mo. Actual. So, kwento mo sa aming actual. So, pagbaril niya doon kay Major, anong ginawa niya, tapos paano nangyari? Ikaw magkwento sa amin. Umikot-ikot si Amisula, sir. Umikot-ikot. Paano pong umikot-ikot, sir? Nang kuwang sa pick-up, sir. Gugulong-gulong sa pick-up. Kasi dumapa siya, sir, ah. Dumapa? So, doon na sa ilalim ng pick-up na nagtago. Siyempre, may gulong ang pick-up. Hindi mo mapupuruhan. Eh, hindi ka kakalapit sa kanya. Kay shooter yun si Amisula. So yung 30 po na nakaganon sa ilalim, sabay-sabay pumuputok, walang tumatama. Tumatama sir, pero hindi siya napupuruhan. Ito po sir, oh. Siguro po 30 kami, transcript 229. Very fortuitous, so 29. So 29 to hindi, 229. Kayo po nagsabing 30, hindi po ako. Hindi ko so, na. So binabago niyo po ulit sir. Hindi ko binabago sir, pero parang hindi ko na nakukuan sir. Okay. Sir, so nung napuruhan na siya, kasi napakarami yung bumabarel, lumabas siya sa ilalim ng ano, o doon na po siya sa ilalim? Hinila na, sir. Paano po, sir? Binira na siya sa kwan, sir, sa... Palabas. Palabas, sir. Pero, nung hinila siya palabas, hindi pa rin siya patay kahit na 200 ang laman ng bala niya. Buhay pa siya, sir, buhay pa. Mga, the priest naman tinatamaan niya, sir. Oo. Oh. The priest naman. Kaya nga, buhay pa siya. 200 tama pero panayid na please po. Excuse me, Senator Cayetano, wala bang autopsy report ito? Well, anyway, Mr. Chair, I was just going to point out that his testimony is that he is a professional killer. Whether he used that word or not, that is the implication of being a DDS member. I think we can all agree because he claims okay. To have killed so many people. Yes. I think that is stipulated already. But in the specifics, it is incredible that 30 people will not be able to kill one shooter and then the mayor will come with two magazines. I just wanted to point that out because aside from not imagining it, Mr. Chair, people have been calling my office, texting me, sending me private messages. Sir, paki-clarify dahil baka mali lang rinig namin. Because even an unprofessional killer, meaning yung makahawak lang ng baril. On these graphic notes, there are 30 people that has been established. Lahat pumuputok yung 30 po na yun. At sa kakabila ng putukan at tatlong po, buhay pa siya at sinasabi mo lumapit pa yung mayor para patayin siya. At ang nakapatay ay si Mayor Duterte. Opo, opo sir. Ha? Ang tumapo sir, si mayor na ang tumapo sir. Parang kung ano, gumugulong siya, no? Sa ilalim. Naubusan ng bala sir, kaya nakuha na siya. Okay. Kaya gumugulong siya. Opo sir. Okay, thank you. I will move on, Mr. Chair. Sir, sinabi niyo last hearing na wala kayong na-execute na affidavit para sa committee. Tama po? Wala pa, sir. Parang may nagtanong din sa inyo if you ever executed an affidavit sa gobyerno. Meron ba? Wala. Senator Miggs, with the permission of my colleagues, can you ask him if he ever executed an affidavit and submitted to the government? Wala pa, sir. Wala. But can we ask in Visayas so that we'll make sure he doesn't make a mistake? Nakasabot ka, Manong Ed, katunggi pangutana ni Cayetano? So wala pa, hantod sa una pa, wala pa magpagahimog, apidabit? Wala pa, gihimo pa, sir. Gihimo pa karon. Oo, sir. Kahit kailan, wala? Wala pa, gihimo pa. Wala, okay. May I ask the NBI, when you investigated Mr. Matubato, did he execute an affidavit? With the permission of the Honorable Chair. Yes, Your Honor. In September 2015, he came to the... he was referred to the NBI by the then Secretary of Justice, Secretary Laila De Lima. She was then under the Witness Protection Program of the government. He came to the NBI as a complainant. Attorney Tovera will show you, Your Honor, pictures when his statement was taken inside the NBI office. So it is not true that wala siyang affidavit? Yes, Your Honor. And we are submitting copies of his statements with the NBI for the record, Your Honor. Kay Edgar, sa NBI, meron kang affidavit. Sabi mo kahit saan, kahit anong gobyerno, wala. O hindi ikaw yun? Meron akong guwan, sir. Yung pinail ko sa torture lang.
Yung sa torture lang, sir. Tinorture ako ng mga pulis, sir. Walang DDS doon? Wala, sir. Wala, sir. Okay. Attorney Tubera, in his affidavit before, did he mention anything about DDS or a Davao Death Squad or anything like that? Good afternoon, Honorable Chairman and members of this committee. Actually, when the case was referred to us by the Department of Justice through the Witness Protection Program, the order for us was to evaluate the testimony of Mr. Matubato as regards his participation as member of the Davao Death Squad and his ordeal before the hands of the Philippine National Police of Davao in connection with the killing of the hotelier Richard King. After evaluating the statement, Your Honor, the case that we evaluated that can sustain the rigors of trial is only cases for Anti-Torture Act, Republic Act 7438, and arbitrary detention. And this was filed by the NBI before the Department of Justice with the assistance of AO 35 Secretariat. I am referring to the AO 35, Sir, Your Honor. Did you furnish that copy to the DOJ? Kasi sabi kanina ni Senator De Lima, hindi na daw nag-report ang NBI sa DOJ. Your Honor, I am aware that after the filing of the case before the DOJ for preliminary investigation, there was a preliminary investigation conducted and my agents attended that hearing. Thereafter, no summon was ever received by the NBI. But is my observation correct? In this peculiar case of Mr. Edgar Matubato, bumaliktad ang process. Usually, evaluate muna, then accept sa WPP. In this case, nung pinapa-evaluate sa inyo, tinanggap na sa WPP. Talking to my experience, Your Honor, the procedure is that an investigation should be conducted by a law enforcement agency. And after evaluating the statement, they will refer the matter to the DOJ for the evaluation of the witness protection program for his or her coverage to the program. I just do not know if the WPP can motu proprio cover a particular witness in their program without the recommendation from the NBI or PNP for that matter, Your Honor. Thank you, sir. Mr. Chairman, just for the record, my observations. The witness has a tendency to answer, then change his answer. No affidavit, meron affidavit. Second, my point precisely in vetting the witness, the good Senator De Lima herself admitted a while ago that konti lang, a few, ang ginamit niyang word, a few lang yung sinabi sa kanya ni Edgar Matubato. But he was admitted immediately to the WPP even before the evaluation. In fact, Senator De Lima's statement is that it was only in October, that when she left in October 15, no, nasa WPP pa si Mr. Matubato. I wanted to prove there a tendency of some human rights advocates, including Senator De Lima, to believe anything that is against Mayor Duterte before investigating. Because in this case, it's very clear, hindi pa inimbestigahan, kinupkup na bilang WPP witness. And I think this will be relevant later on, Mr. Chair. And of course, he's free to answer. I don't mean any disrespect, Mr. Chair, but it's just relevant to this investigation. The statement is noted, but I think it's kind of... unparliamentary. I'm sorry, Mr. President, I had no choice. I was going to say very subjective. Yes. So yes. I will treat it as subjective, not so as objective. I apologize to both of you, but I did not know any other way to put it. So that when we evaluate the evidence, that will be one of my premises. I will make sure that it is evaluated in that manner, in a manner that we see fit here. Yes. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. I just feel the need to respond to that. Ang ina-administer po ng DOJ, Witness Protection Program. Ang siyempre, ang mga dumudulog po sa DOJ ay yung mga magsasabi na nanganganib yung kanilang buhay dahil meron nalalaman tungkol sa commission ng crime. It is a practice, and then the WPP officers can confirm this, na madalas hong mangyari na
kaagad-agad kinocover sa WPP, at least temporarily or provisionally, dahil yung witness na dumudulog po sa DOJ ay nagsasabi na nganganib ang buhay ko dahil may alam ako dito sa krimen na to, etc., etc. That is witness protection program. So, unless makita namin na medyo may diferensya ang ulo kapag nagkukwento, the general rule is ina-admit muna namin kaagad pending evaluation. So that I just want to make it clear. Thank you. Mr. Chair, I will accede to that. That preliminarily, kasi nga, paano kung totoo mapatay? Pero that means 1 month, 2 months, 3 months. The record shows that he was admitted on November 25, 2014. The good secretary left October 2015 and according to her, wala pa siyang report. And the witness left May 4, 2016. So in his case, it wasn't preliminary. For 9 months until the president, the justice secretary, now senator, left, okay lang na sa WPP siya, pero hindi inalis. But anyway, the best evidence will be the records, which I ask that we subpoena, we get from the DOJ, including the affidavit that Mr. Matubato forwarded in with Attorney For the record, the chair has already instructed the secretary of the committee to secure the affidavit from the NBI. Would that Mr. be sufficient? Chair. Yes, Mr. Chair. I'm sorry again. It's been marked? What is the exhibit number? Can you please stand up and tell me? Annex C. C, all right. Sorry, Mr. Chair, that was the, just to clarify, that was the Annex C is the WPP report? Or? The affidavit. Okay, so we don't have the WPP report, no? The chair, therefore, directs the secretary to secure the copy of the WPP report immediately. Mr. Chair, just to clarify, what I said kanina po, nung umalis po ako no October 2015, wala pa akong natanggap na report. Dahil, as it appears, nag-file yung NBI sa National Prosecution Service. Hindi muna po yun diniretso sa akin because it was filed with the National Prosecution Service. So, hindi ko po nalaman kung ano yung naging outcome nung rinifer po sa NBI. That's what I said. Please, let's not be anyway, Mr. putting Chair, words there, into there, my mouth. There's, the record is there and I'm not trying to twist. There are two theories here. Now, one, meron talagang DDS at meron talagang nationwide effort for extrajudicial killing. The other theory is that it is a political play against the president and we are getting incredible witnesses. But I'll not go into that, Mr. President. Mr. Chairman, can I continue on the same point? Before you do, the chair will admonish everybody that the words are taken on the record and the committee will be in its best service of the nation to consider everything that is on the record. And, Thank you. Please, I beg both of you, both of the representatives here, I'm saying representatives because apparently there's a debate going on here. And therefore, leave it to the committee to be objective. I precisely ask that both of you be in the committee so that you can actually have your say. Yes. But spare us the editorials. Yes. Thank you very much. I will submit, Mr. Chair. Thank you. Kay Edgar, sabi mo kanina walang affidavit. Tapos nung nilabas ng NBI na meron affidavit, sabi mo sa torture lang. Tama? Okay, so ang ibig mo sabihin, sa affidavit na yon, wala kang binabanggit tungkol sa DDS? Yung sa torture ko lang, yung mga pulis lang ang sinama ko. Sa DDS, wala? Wala pa man. Okay. Sorry, Mr. Cayetano, your time is up. Yes, can I just read this? But I believe Senator Pacquiao... Mr. Chairman, I will give my 10 minutes. Okay. Bigay ko pa rin yung 10 minutes ko sa kanya. Thank you, Senator. Just for the record, baka sabihin nyo, namimili ako dito, no? A senator can give his time so that the continuation of a cross-examination or an interpolation can be undertaken. Senator Lacson has waived his time of 10 minutes, and now Senator Pacquiao, who comes, and for the record, these are the order. Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Poe, they're all finished for their first round. Senator Angara has not yet spoken. Senator Trillanes,
and then Senator Zubiri, and then Senator Pacquiao and Senator De Lima. In the interest of an orderly presentation, we will allow Senator Cayetano to go ahead and continue. And then you can repost later on. That is the ruling of the chair. Thank you, Mr. Chair. And may I just confirm that is the tradition of the Senate and the committees, that time can be given in accordance with that's what I said. If I wasn't clear, tatagalungin ko, pwede pong magbigay ng oras ang mga senador para mabuo ng isang senador yung kanyang yung flow para matuloy-tuloy po. Kasi maraming mahihilo sa nanonood o nakikinig, at pati kami rin baka mahilo pagka babakat-bakat. Kaya yan ho ang ating tutuloy ngayon. Thank you, Mr. Chair. Kay Edgar, dito po sa question number 6, what reason do you have to fear for your lives and that of your family? Ang sagot, I was a member of the Davao Death Squad or DDS since 1988. That was where Rodrigo Duterte first came into power as mayor of Davao City. Next, paragraph 7, question. What is the Davao Death Squad, DDS? It is a group of assassins and gunmen based in the entire province of Davao. Hindi lang po city, ha? Province of Davao nakalagay dito. That it is discreetly being run and funded by Rodrigo Duterte since 1980 up to now. At present, it is directly being under the supervision of SPO04, Arthur Lascanas, and about 10 of his police subordinates in the Davao City office. Can you enumerate the names of the subordinates? Niname po niya, Mr. Chair. Aside from these police officers that you have named, are there any other personalities involved with the operation of DDS? Yes, retired SPO4 Buenaventura. And so forth and so on. Even the next question, do you know any other such personalities? Yes, retired SPO4 Ben Laud. Sir, kakasabi niyo lang 2 minutes ago, wala sa apidabit na to ang tungkol sa DDS. E tad-tad po ng tungkol sa DDS. Bakit po kayo nagsisinungaling sa committee? This affidavit that he has signed. The chair directs Senator Cayetano to show him the affidavit. Yes, Mr. Chair. May I read? This is sworn statement of Edgar Matubato E. Bernal given before Agent Eugene Javier IV in the presence of Agent Oliver de Rivera and witnessed by Joselita Abarquez here in the Office of Anti-Organized and Transnational Crime Division, AOTCD, Debt Investigation Unit, DIU, National Bureau of Investigation, and DITAF. With all due respect, to cut to the chase, I request that Senator Cayetano approach a witness and show at your own peril. And Mr. Chair, just a manifestation. Pakitignan mo lang yung affidavit. While he's looking at that, sir, kaya nga may abogado siya. Kaya, I'm just trying to respect his rights. Can you please allow me some latitude here? This is normal in any court case. Papakita mo yung iyong ebidensya doon sa testigo. Kahit hindi marunong bumasa, pag bumasa, meron siyang abogado dyan sa tabi niya na papaliwanag sa kanya. Pag hindi natin pinakita yan, hindi niya lalong malalaman. Mr. Chair, that's what I was supposed to say. Kanina ko kasi nung tinanong siya na sinabi mo na ba na meron ka, na kasama ka sa DDS o nabanggit mo naman sa DDS, hindi naman po sa kanya pinapakita kanina yung affidavit na yon. Wala tapos, pa ho yung affidavit kanina dahil nakuha lang ho doon sa NBI afterwards. May make 2 points with the permission of Senator De Lima. First point, sir, siya po ang unang nagsabing walang affidavit. Uh-huh. Then secondly, nung sinabi niyang meron, ang sinabi niya, torture lang, walang DDS. So I'm not supposed to even show it to him first for him to read and to answer. I'm testing precisely. Third point, Mr. Chair, with the permission of Senator De Lima, we are not supposed to, either of us, lawyer for or against. So the usual procedure, Mr. Chair, is for the senator to wait for their turn, then counter whatever they think the other senator did wrong, rather than to stand up and question. If not, Mr. Chair, then every senator here that has 10 minutes may mag-i-interject sa kabila. I understand the feeling of Senator De Lima, but at the proper time, she will be able to do this, no, to question. On your time because you're arguing. But let me just point out, as a lawyer, tatanungin kayo ng tanong
Kung sinagot mo yung tanong at alam mo ang tamang sagot, eh talagang, alam mo, kaya dapat, please advise yung witness kapag may tinatanong, intindi niya yung tanong maigi para masasagot niya ng maayos. At magsabi ng totoo. Mr. Chair, just yes. Again on that point, I hope my colleagues would understand why I had to inject once every now and then. Dahil nga po, yes, the whole purpose of why we are asking questions kay Mr. Matubato ngayon is to test his credibility. Kaya merong ganyang questioning, although this is already the cross-examination style of questioning, which happens in regular legal or judicial proceedings before a court of law. Kailangan naman ho natin maintindihan na itong proceedings natin ngayon ay hindi naman talaga a formal judicial proceeding. Na wag naman po sanang ganun na para bang nag-aano ng mga, yung masyado naman istrikto na sinabi naman ho niya na ang kanyang inabot na educational attainment is grade 1. So what I'm trying to say, I'm appealing to my colleagues to give him some consideration. Wag naman po yung parang talagang ano, in a formal setting, in a court cross-examination. This is a fact-finding inquiry. And therefore, yes, we are testing his credibility. We have every right to do that. Pero wag naman pong ganon na masyado namang style. I know that my colleague here used to be a practitioner. But this is not a court of law. Bigyan ng konting konsiderasyon. I-explain po ng maigi. Huwag hong nagbabasa ng mga Ingles. Huwag hong nagtatanong ng Ingles. Huwag naman pong ganun. That's my appeal. Thank you. The chair takes note of your appeal for a more compassionate questioning. But you know, this is an investigation in aid of legislation. When somebody comes in here and makes allegations, all his statements will be subject to trial by probity. We have to prove the witness is saying the truth. That is fair game. Do not come here and expect kindergarten treatment. You are here before the Senate Committee on Justice. I would expect Senator De Lima to know she's appeared here. She even appeared in the impeachment case of Senator Justice Corona. And you know that there will always be this cross-examination methods. So, you know, you come here at your own peril. When you say something, you have to expect, dapat alam po ninyo, pag may sinabi kayo dito, ibabalik ko sa inyo. Kaya po may record eh. Walang silbi yung record kung hindi babasahin sa inyo na yun ang sinabi nyo, tatanungin kayo, ba't nag-iiba kayo ng sagot? Kaya kung tinatanong yung affidavit sa inyo, tinanong kayo kanina, gumawa ka ba ng affidavit? Dapat sinabi mo kagad, opo, ang sinabi mo, hindi. Kaya nung pumasok ka, pinakita kayo sa affidavit. Pwede yun. Kaya isipin mo ang sasagutin mo. Huwag mong isipin, lulusot ka, isipin mo na dapat totoo yung sasabihin mo. Walang lusot dito. Ha? Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, sir. Okay, walang abogado ka rito kundi yan nasa tabi mo. And I would advise all lawyers, I'm giving you wide latitude, including Senator De Lima, including Senator Trillanes, and Senator Cayetano. You've heard me call out Senator Cayetano. And I will say here, I do not want to have to say certain remarks that might offend you. Please do not let me do that. At most, I will call a break in the session so I can tell you politely. But please do not go beyond the bounds. We are here in aid of legislation. We are investigating. And somebody comes in here, we have to cross-examine. We have to interpolate. Some say interpolation, some say cross-examination. Kailangan palabasin ang totoo. Otherwise, I will hold you in contempt. Sabihin ko, sa Tagalog, iko-contempt kita. Walang Tagalog yan eh. Paliwanag mo yung Tagalog. Thank you, Mr. Chair. Pinapatawa ko lang kayo para mawala yung tension at mga mami-mami, dudutan na naman tayo dito. Wala nang dudutan.
Okay, go ahead, please. And Mr. Chair, may I just promise this committee that I'm asking the hard questions dahil may pupuntahan po ito. So, kay Edgar, nakita mo na yung affidavit nandiyan sa harap mo, no? Una, sinabi mo walang affidavit, tapos meron, tapos torture lang. Pero kung titignan mo, ang kabuuan ng affidavit na to ay tungkol sa DDS. Tama po? Okay. Ano ba totoo, sir? Kasi sa internet may nagsasabing nakatapos ka ng grade school or ng high school at hindi talagang grade 1. Kakaulit lang ni Senator De Lima na grade 1. Ano ang totoo, sir? Wala, sir. Wala talaga. Hanggang anong grade ka, sir? Grade 1? Kasi sir, itong, sir, ito ang nangyari sa aking buhay, sir. Hindi, okay lang kayo, sir. Anong grade ang natapos mo? Grade 1, sir. Grade 1 lang. Grade 1. Saan ka natapos ang grade 1? Sa Tamayong, sir. Kalinan, Davao City, sir. Okay. Tamayong, sir. Kalinan, Tamayong, Davao. Sa Davao City? Oo. Okay. Hindi ka na nag-grade 2, ha? Hindi na, sir. Hindi okay. Na. Okay. Sige. Kasi, sir, ang punto lang naman dito, hindi ko anong grade. Napakaraming magagaling na tao na hindi nakatapos. Pinakamayaman, world leaders, innovators, na hindi nakatapos, no? Or na-expel, no? Sabi nga ni Mayor Duterte siya, 75-75 lang, no? Pero dito po kasi sa affidavit nyo, nakalagay na you finished third year of grade school. Nagkamali lang po kayo nun? So grade 3 dito? Hindi naman, sir. Hindi man ako nakagrade 3, sir. Grade 1 man lang ako, sir. Okay. Ano yan? Hindi nga ako nakakamasyadong pumirma sa pangalan ko, sir. Okay. Ngayon po, dito po sa page 4, nakalagay dito, can you give us an example of an important target? Humingi ng halimbawa ng important target. Mahalagang target nyo, no? Yes, sir. One of them was Salim Makdum, a Pakistani national. He was ordered liquidated by Rodrigo Duterte through SP04R2 Las Cañas because he was a suspected terrorist. Okay po? Tagalogin ko po, ano? Hiningi ka ng isang mahalagang target o masela na target. Ang sabot mo, opo, si Makdum. At ang nag-order sa'yo ay si Mayor Duterte. Yung kwan, sir, yung si Arthur Las Cañas, sila man ang nag-uusap, sir. Si Arthur Las Cañas. Pero ang sagot mo sa affidavit ay Mayor Duterte. Ikaw sumagot na. So, sir, order ni Mayor Duterte, si Arthur Las Cañas yan, sir, ang umu-order, sir. Pero order yun ni Mayor Duterte, sir. Pero kung titignan po natin yung transcript kanina, sinabi mo hindi mo alam. Sir, si Las Cañas lang. Hindi ko alam kung si Mayor. Sir, nalilito ako, sir. Sorry, sir. So, ano totoo? Order ni Mayor Duterte, hindi? Order yan ni Mayor Duterte. So si Arthur Las Cañas ang kumukuan. Paano mo alam order ni Mayor Duterte? Sumasalita naman, sir, si ang Arthur Las Cañas, sir. So hindi mo kay Mayor Duterte narinig? Si Arthur Las Cañas, sir. Si Mayor Duterte, sir. Sagot lang hunin niyo yung tanong. Narinig nyo lang yung kay Las Cañas? Las Cañas? Kang Las Cañas, sir, nga, kang Mayor Duterte, ito kang Arthur Las Cañas, sir. Sila lang dalawa nag-uusap, sir. Hindi mo nakita? Hindi mo narinig? Hindi ko narinig, sir. Pero sumabi naman si Arthur Las Cañas, sir. Hindi mo narinig na sinabi ni sir, ni Mayor Duterte yon? Opo, sir. Hindi mo nakita at narinig na sinabi ni Mayor Duterte yon? Nakita ko si Mayor Duterte. Sila naman na nag-uusap, sir. Pero hindi mo narinig? Hindi ko po narinig, sir. Okay. So madali sabi, sinasabi lang sa'yo ni Las Cañas. Oh, si Las Cañas, sir. Okay, salamat. My point, Mr. Chair, which I want noted in the record, is that the witness has a tendency to point to Mayor Duterte, but upon questioning, it is assumptions. He assumed that it happened. But to go to the next point. It is noted, the chair is a lawyer, and so are all the other people here, honorable men who can discern. Thank you, Mr. Chair. And I just wanted one question. Sa NBI, binigyan niyo ba ito ng abogado nang gumagawa siya ng affidavit?
Unassisted by counsel, Your Honor, considering that... Unassisted. No assistance of counsel. Considering that he was there to file a complaint, Your Honor. But in the course of the taking of the statement, he proceeded to give a statement regarding his participation with, supposed participation with DDS, Your Honor. Sa mga dude, siya nagko-complain sa Tagalog, nagko-complain siya, pumunta siya doon, at nung siya ay, sabi ko sa ito, no? Nagpunta ka doon, nagko-complain ka, at habang nagkakwento ka, sinabi mo na itong mga kwento na kasama ka sa pagpatay dito sa mga bagay na ito. At iba pa, tama ba yan? Opo, sir. Opo, sir. Okay. Opo. At sinumpa mo yan, di ba? Opo, sir. Okay, thank you. Mr. Chair, I'm sorry for making my observations, putting it on record. It's just that the general audience, 99% of our people are not lawyers. So sometimes I make Tagalog that. So with your permission, now and then, I will just make a conclusion, sige, not of the committee, but an observation of this representation. May I yield to Senator Lacson? No, I was just about to ask the NBI na nandito. Did it not occur to you noong nagsasabi na siya ng mga incriminatory, self-incriminatory statements na mag-provide ng lawyer sa kanya? Dahil in the course of the testimony or yung paggawa ng affidavit, lumalabas na yung member siya ng DDS. So, ini-increment yung sarili niya. Hindi nyo naisip na kailangan na yata bigyan ng lawyer ito kasi self-incriminatory yung mga sinasabi. It did, Your Honor. However, we relied so much that witness or complainant to us was sent by the Department of Justice. So that the Department of Justice would have thought it prudent, Your Honor, to provide lawyer. If they think, Your Honor, at that point in time, that he should be detailing his activities with DDS. Para maintindihan na lahat, pinadala siya ng Department of Justice sa inyo, tama? That's correct, Mr. Chair. At pinadala siya ng Department of Justice yun na alam niya, alam ng Department of Justice, ay nag-usap na sila, na sasabihin niya na siya ay miyembro ng DDS. That's correct, Mr. Chair. As a matter of fact, in his statement, he said that I am currently under the Witness Protection Program. So, okay. So, yun. Malino yun, ha? Hindi nyo siya ina-aresto noon. She's under, nasa Witness Protection Program siya, at siya ang naglalatala on his own. Pumasok sa kalooban nyo, sa isipan nyo, na dapat sana, kung siya ay arestado ninyo, bago siya, at sinasabi ko sa madla, nakikinig, pagka kayo ina-aresto, sasabihin sa inyo, ikaw ay may karapatan na huwag sumagot, di ba? Tahimik ka lamang pag tinatanong, dahil arestado ka eh. At kung kailangan mo ng abogado, magpo-provide kami ng abogado para hindi mo mapapahamak ang sarili mo. Pero ito, iba ang sitwasyon dito. Hindi nyo siya inaaresto, nagpunta siya ng kusang loob, padala ng Department of Justice, nililinaw ko lang para malinaw ang sitwasyon. Tama ba yan? That's correct, Your Honor. Thank you. Tama po ba yun, Mang Edgar? Opo, sir. Salamat po. Yes, Attorney Tovera. Thank you, Mr. Chair. In connection with the previous question and answer by Deputy Labin, the witness was turned over to us to evaluate his testimony insofar as his personal case is concerned and the Davao Death Squad. Since the beginning, we already advised him to be assisted by counsel. But as things went on, like today, Your Honor, he opted not to choose counsel. And the matter that we investigated is in his personal case. However, when we dwell on the Davao Death Squad, na marami na po siyang revelation, we need to verify the truthfulness of his allegations. So we invited him to go to Davao in order to recover the corpus delicti because he intimated to us that their victims were being buried in some places there. Yung mga bangkay, yung corpus delicti, mga bangkay. Opo, Your Honor. Pinapunta niyo siya mag-isa doon? Huhukay niya? Hindi po. Kasama po namin dapat siya. Mm. NBI investigators and NBI of Davao kasi may coordination na po kami. Mm. Pero ang sabi po ni Ginong Matubato, huwag niyo po akong padadapuin ng Davao. Airport pa lang, patay na po ako. Mm.
So, hindi po namin na case build up yung sinasabi niya na Davao Death Squad na may utos yung kagalang-galang na mayor po doon at iba pa pong politiko. So, hindi po kami nakapag-case build up sa Davao Death Squad, which necessitates the assistance of a counsel, Your Honor. That's correct. All right. Okay. Malino? Okay. Go ahead. So, okay. Thank you, Mr. Chair. Sir, kanina tinatanong kita kay, balik tayo kay Mr. MacDoom, no? Sabi niyo po na basta't ang sabi lang terorista. So, tinanong kita, ano pang impormasyon? Sabi mo, sir, yun lang, basta't terorista. Tama ba pagkarinig ko or may dagdag ka pa doon? Opo, sir, yan lang. So, hindi nagbigay sila sa kanya sa'yo ng detalye kung bakit siya terorista, gumagawa ba ng bomba yan, nag-hijack ba ng airplano? Anong pagka-terorista may sinabi sa'yo? Wala. Wala, sir. Wala. Okay. Bakit, sir, sa affidavit nyo meron kang nakwento? Kasi dito po sa affidavit nyo, eto nakalagay. Why was he suspected to be a terrorist? Pareho po nung tanong ko sa inyo. Panyero, page 4 of 15, no? Number 31. Pareho po tanong ko sa inyo kanina, ha? Sa, ang sagot niyo po sa NBI, I do not know, sir. I was told by SP04 Arthur Las Cañas in a briefing was that Salim MacDoom is a Pakistani who came into the country through the back door from Malaysia. He has no record with the Bureau of Immigration. He was the prime suspect in the bombing that occurred in General Santos. Doon po, 2 years ago, ho, alam niyo kung bakit hinahabol si MacDoom dahil sa bombing ng Gensan. Pero ngayon po na tinatanong ko kayo, ang sagot nyo, wala kayong ibang alam na tungkol doon kung bakit siya terorista. Ito po ba galing sa inyo to na yung sa Gensan o may naglagay po dyan? Anong pakipaliwanag lang po, anong tingin nyo po? Tinood na sir, tinood na. Di lang ko kayo maka-istorya, pero tinood na nga si Salim MacDoom, terorist sir, terorist. Bakit di limakastorya? He said it's true but hindi lang niya makwento. So I'm asking, bakit di mo makwento? sa tinuod lang yun, sir. Makabalo ko sa mga istorya kung dili lang tungod kang Arthur Las Cañas. Si Arthur Las Cañas lang ko puro makabalo, sir, nga terrorist, bomba, si Salim MacDoom. Basta tanan nga detalye, sir, kang Arthur Las Cañas, sir. Senator Subiri, please. Yeah, to simplify, he says that all information that he gets galing po kay Arthur Las Cañas. Yeah, lahat ng information niya galing dyan. So hindi mo alam kundi sasabihin sa'yo? Opo, sir. Opo, sir. Gusto ko lang din naman, babalikan ko lang with the permission of Senator Cayetano. Sa NBI, no? Nagpunta ka doon, nagko-complain ka laban sa DDS, tama? Opo, sir. At binigay mo yung salaysay mo na sinumpaan mo? Opo, sir. At doon, sa course ng reklamo mo, ikaw ba'y nasa witness protection program na doon? Nandoon na, sir. So, nandoon ka. So, pagpunta mo doon, ang pakiwari mo ay ikaw ay witness na protektado na ng ating bansa. Tama? Hindi pa, sir. Ano hindi? Yung... Pumunta ka doon, magko-complain ka, magre-reklamo ka, alam mo na ikaw ay nasa isang testigo ng gobyerno na kahit na may kasalanan ka, protektado ka. Ano kalaan? Oh, sir. Naiintindihan mo yung tanong ko, ha? Naulit ko yan, ha? So, dahil ka nagpunta doon na nasa witness protection ka o ikaw ay protektado ng gobyerno, sa salaysay mo, umamin ka laban sa iyong sariling interes na inaamin mo na ikaw ay umapatay. Opo, sir. Tama ba yung sinasabi ko? Yes, Mr. Chair. Pero sa kabila niya, nag-alala pa rin ng NBI na wala kang abogado, pero inassume ng NBI na dahil galing ka sa Department of Justice, nasabihan ka na pagpupunta ka dyan, yung sasabihin mo dyan,
ay laban sa interes mo at ito ay dala ng pakiwari mo na dahil ikaw ay witness na protektado ng gobyerno, hindi ka na pwedeng habulin ng sinuman sapagkat parang nakipag-areglo ka na sa gobyerno para sa kabila, sa kapalit ng pagtestigo mo laban sa mga pumapatay na DDS, kung meron man. Tama yan? Opo, sir. Marinaw, ha? Pakiwari mo, ha? Gusto ko na, inindihan mo yung sinasabi para marinaw tayo. Malinaw sa'yo po? Tinuod, that means totoo po yan. Tinuod na, sir. May tinuod, kasi sa totoo, amin may... Totoo, sir. Totoo, totoo, sir. Tuod man. Hindi naman ako mahabol ng mga pulis, sir. Yung talagang... Para hindi ka na mahabulin ng pulis dahil ikaw ay protektado ka ng gobyerno. Testigo ka na ng gobyerno laban sa mga ibang masasamang loob. Oo, sir. Tuod man. Okay, yun lang gusto kong malaman. Okay, thank you. Go ahead. Ang punto ko kay Edgar, kung galing man kay Las Cañas o hindi, kanina sabi mo, hanggang dun lang sinabi sa'yo ni Las Cañas. Hanggang dun lang na terrorist. Pero sa affidavit mo, siya daw ang suspect sa Jensen bombing. Alam mo ba na siya suspect sa Jensen bombing o hindi? Basta si Las Cañas ang nagsasabi sa akin na suspect yan sa bombing. Oh. So nasabi niya sa'yo? Opo, sir. Bakit kanina nung tinatanong kita kung may alam ka pa tungkol kay MacDoom, sabi mo wala na sir, basta terrorist lang. Sir, itong salaysay ko sir, sa katagalan sir, minsan nalilimot ako sir, nalilito ako sir. So hindi yan ka talaga, sure sir, sa testimony mo kung ano pa maalala mo at hindi? Naalala ko sir. Ngayon nga binigay ito sa akin ngayon, naalala ko na sir. Naalala ko na. Oh, magsasabi so, naman ako ng totoo. Siyempre, kasali ako dyan sir. Oh sir, pero paano namin alam ko ano paniniwalaan mo na nakalimutan mo, ano yung totoo, ano yung sinabi ni ganito? Kasi napakabigat nung statement na yon eh. Na kaya matibay loob mong patayin siya kasi alam mo siya yung bumomba sa Jensen. Pero nakalimutan mo na ang dami mong detalye po na naalala mo lahat. Pero yung iniisa-isa kong detalye sa iyo, umiiba ho. Kay Edgar. Ika na, sir. Maoragin na ang ako yung kasulti. Nga tinuod na, sir. Sige po. Dili na bakak, sir. Dili na bakak. Sige. You want to translate, then I'll move on to next point. Sabi ni Kai Edgar, yan lang daw masasabi niya. Yan ang sabi niya, katotohanan. Ayon sa kanya. Again, okay. With the permission of Senator Cayetano, I just want to yung mga lukot maayos eh. Ang sabi mo kanina dito, ikaw ay asset. Yes, sir. Nagpunta ka doon sa heinous crimes, at sabi mo, asset ka. Yung bang asset may bayad? Wala, sir. Wala, sir. Wala, sir. Walang bayad. Wala. Papatayin si MacDoom. Wala kang bayad, kasama ka sa nila para patayin ng isang tao? Okay sa'yo? Hindi ka magtatanong? Lalo na't pinsan ng asawa mo yung asawa ni MacDoom? Wala naman akong magawa, sir, kasi project man yun ng mga pulis, sir. Pinipilit ka ba ng mga pulis? Hindi, sir. Hindi naman. O, bakit sasabihin mo walang kang magawa? Wala naman ako magawa, sir. Siyempre, mga policeman yung kasama. Kasi ang importante sa akin, malaman ko. Ako, alam ko na hindi ka masyado nakapag-aral, pero hindi excuse yun na hindi ka makapagsabi ng totoo. Oo, sasabi ako ng totoo, sir. So, para sa iyong protection, dapat magsabi ka ng totoo. Dahil dadami pa yung problema natin pagka ganun eh. Oo, sir. Oo, sir. So, hindi mo naiisip na, ba't naman natin papatayin yan? Terrorist yan eh. Kayo, sinasabi mo, siya nag-bombing doon sa Jensen. Pag sinabi yung bombing sa Jensen, parang meron ka ng rason. Patayin natin ka, talagang nabobomba, pumapatay ng tao yan. Pero sinabi mo kayo na, terorista lang yan, papatayin mo, sasama ka uli. Papatayin mo si MacDoom, sasama ka sa kanya, kahit napinsan mo, dahil terorista yan. Hindi ko maintindihan yan. Para bang, tapos ngayon haharap ka rito, I'm sorry ha, napasensya ka na. Haharap ka rito, sabi mo, after telling us, kasama sabi mo sa amin, ang napatay mong tao, minimum 50, sabi mo nung isang araw, hanggang 1,000 kasama ka, alam mo. Tapos ngayon, wala ba tayong konsensya, kapatid? Nagkukonsensya naman ako, sir. Oh, kaya ka nagpunta dito, di ba? Nagkukonsensya naman kaya ako, sir. Kaya ka nagpunta dito? Opo, sir. Kaya ka humarap dito ngayon?
Opo, sir. After 50 to 1,000. Kaya nga sinasabi ko, siyempre kung ikaw, kahit na sinong tao, papatay ka, hindi ka basta papatay, terorista eh. Kasi yung terorista, bakit, ano bang ginawa niyan? Siyempre, ang gatong, kasi yung nagpaputok, maraming pinatay, paangal ka. Eh, hindi mo naman kilala yan, ba't ko papatayin yan? Lalo, wala kang bayad. Asset ka eh. Opo, sir. Asset, walang bayad. Walang bayad, sir. Di ba may sweldo ka kamo dun sa CAFGU? Ah, 6DF, sir. 6DF, 6DF, sir. Oh. 6DF. Oh, 6DF? May sweldo ka doon? Allowance man lang, sir, ang 6DF, sir. Ano ba hindi ba yung CHDF parang CAFGU yan? Sa diba yan? Civilian Home Defense Force? Oo, sir. O, wala na yan noon. By that time, alam ko, CAFGU pumalit yan, di ba? Oo, ngayon, sir. CAFGU na ngayon, sir. Noon panahon na yun? 6DF, sir. 6DF ako, sir. Kailan ba, nung pinatay ba ninyo si MacDoom, CHDF ka, or CAFGU, or ano ka? 6DF, sir. DDS? Umalis na ako, sir, sa kuan sa 6DF, sir. Umalis na ako. Doon na ako sa... Naging CAFGU ka ba? Sabi mo kasi last time, CAFGU eh. 6DF, sir. 6DF. Ngayon, ang pumalit na, sir, CAFGU na. Parang iniisip ko na nga... Sir, sandali lang po. Ano? Sir. Ang sabi nyo rito, nakita ko sa transcript, kung di ko nagkakamali, sabi nyo, CAFGU kayo. Ang... Ano ba talaga? CAFGU o CHDF? 6DF, sir. 6DF, sir. So, pinabago nyo yung statement nyo? Sir, 6DF, sir. Ha? O, sige. Tapos, naging asset kayo ngayon. Nang at pagtapos, kailan ka naging DDS na may bayad ka? Di, nag-umpisa ako ng DDS, sir, is 1982, sir. 1988, sir. 1988. Oo, sir. Mr. Chairman, a bit of information. Yung CAFGU, nagsimula ito 1987. So, 1988, CAFGU na, wala nang CHDF, for your information. Magulo. EO, I think EO 264, pininumahan ni President Cory yung pag-create ng CAFGU, 1987. So, pag 1988, wala na tayo pag-uusap ng CHDF, CAFGU na nun. Ako sir, nag-CHDF ako 1982 sir, nag-CHDF ako sa barangay namin sir, sa barangay namin. We're all friends. I take exception, Mr. Chairman. I was not confusing the witness. I was stating a fact. How could you say that I was confusing him? Well, please address the chair. I was about to tell, I will say, admonish Senator Trillanes to stop saying dates because the witness can hear. You're so near. We're after the truth here. Tama yung sinabi ni Senator Lacson. Tama yung sinasabi ko. Nakalagay sa affidavit mo, CAFGU. Ano ba talaga nasa isip mo? CAFGU or CHDF? 1982, sir. CHDF ako, sir. Ha? So, ngayon na, sir, ang kuwan na, ang CHDF, pinalitan na ng CAFGU, sir. Kaya nga, CAFGU, sir. Alam mo, pasensya ka na. Makukuha ko yung record mo sa CHDF. Oo, sir. Sinabi mo, CAFGU ka. Noong una, kaya pinakuha ko. Alam mo, ginagawa namin ang homework namin dito. Hindi, sandali na. Suspended. Let the witness testify for himself. Yan po ang pagdinig ng Senado kaugnay ng umano'y extrajudicial killing sa bansa. Sumabak sa pagtatanong si Edgar Matubato na nagpakilalang miyembro ng umano'y Davao Death Squad. Ah, naka-break pa rin sila. Nag-short break sila dahil pinagtataluhanan kung ano ba talaga ang role ni Matubato noon, CAFGU,
deraised ni Senator Ping Lacson na session. Pakinggan natin ulit ang pagbabalik ng pandemic. Everyone here in this chamber, senators and also people watching, do not open your mouth. Do not say anything. May kasabihan sa Kastila, ilang nalalaman ko sa Kastila, maganda pakinggan, cerra la boca para no entran las moscas. Cerra niyo ang bibig niyo para hindi papasok ang langaw. So I'm admonishing our friends here in the Senate, and I will call you down. And you don't want me to call you down and embarrass you here. So, let us go back. Sinabi mo ba na kafgu ka noong nakaraan testigo mo? Sinabi ko, sir. Sinabi mo kafgu? Oo, sir. Ngayon, binabago mo CHDF ka. Hindi, dumaan talaga ako sa CHDF, sir. Yes or no? Opo, sir. CHDF ka na. Hindi ka nag-kafgu. Opo, titignan niyo ang senador. Mahahalata ka. Opo, sir. Opo, sir. Alam mo, ang abogado, pag sinasabi niya, sabihin ko, let it be on record that the witness is looking at whoever. Okay? Huwag kang hingin ng tulong kahit kanina dito. Ikaw ang nasa upuan dyan. Okay? So sinasabi ko sa iyo, sinabi mong kafgo ka, binabago mo ngayon, sinabi mo, CHDF ka na ngayon. Babalaan kita, ha? Pagka CHDF ka, makukuha ko yung records mo sa CHDF. Opo, sir. Opo, sir. Okay? Dahil sinabi mong kafgo, nagpapagod kami rito, na kinuha ko yung record sa CAFCU at sinasabi dito, certified, walang taong katulad mo na nagpunta sa CAFCU. Okay? Opo, so, okay, sinasabi mo sa HDF, hahanapin ko yung record dyan. Let the Secretary of the Committee call up the military, the AFP, and find out whether the name of this person, Mr. Edgar Matabato, ever served in the CHDF. Because dahil siya binabayaran. Pag binabayaran, ina-account niya ng COA. Aalamin kung nabayad sa iyo. Sumuweldo ka ba sa CHDF? Nagbigyan ka ng allowance? Allowance, sir. Oh, so meron yon. Kung ipirma ka, di ba? Opo, sir. Sa barangay namin, sir. Sa barangay namin. Oh, yes. Yes. Just a bit of manifestation. Inamin naman po niya talaga na sinabi niya dati, during the last hearing, CAFGO. Now, bakit niya naman mention na CHDF? That's what he was trying to explain po. Let's consider yung mga year na sinasabi. Kanina po, narinig po siguro natin, noong 1982, CHDF, pero he's being cut short when he is trying to explain bakit yung naging CAFGO. We have to remember po, again, just to make a point, drive home the point, yung point ko po kanina, na this is not a court of law. Remember po, na in cross-examination in court, the lawyer of the witness can always object. But in the proceedings before the Senate, the lawyer is not allowed to object, but simply to advise. And therefore, nangyayari na mayroong mga misleading questions na hindi naman kayang the counsel would not be able to come to his rescue kung merong mga ganong mga questionable questions. Because nga bawal ang lawyer na mag-object on behalf of the witness. So sana po, again, I go back to my appeal earlier. Iwasan po natin yung mga misleading na kapag naman po siguro meron siyang ine-explain, hayaan naman po siya para maka-explain. Thank you so much. I would normally say I resent that remark, but you're a lady. And I will always respect you as a lady. There is no attempt on the part of this representation, and I believe people seated on this bench here, on this desk here, of any attempt to mislead. He has a lawyer. You all know. The whole country is witness to the fact hindi natin tinuloy ang investigasyon hanggang umanap tayo ng abogado. Para nga ma-advise siya na kung may sasagot siya, makakabulong. Mr. Hindi nga court of law ito, pero kaya nga may abogado tayong binibigay para pag may tatanong sa kanya na makakapahamak sa iyo, may abogado ka magsasabi, huwag mo na sagutin yan. Pag sinagot mo yan, delikado tayo dyan. Mr. Hindi nga makakapagsalita yung abogado, pero ma-advise siya.
Hindi namin siya hinanap dito. Kaya nga, pertinent yung sinasabi ko kanina. Sino ba ang presenter? Sino ba ang nagdala rito? Lahat siya tinanong natin. So please, do not cast any aspersion. We're all lawyers here. I don't want to lecture any other lawyer here. I do not want to be lectured either. So let us proceed. Just to make the record clear, hindi kita ginugulo. Tinanong lang kita, then sabi mo, sa iyo nang galing, sa bibig mo, dito, sinabi mo, Kafgu ka. Nung sinabi sa akin, walang pangalan na ni Kafgu, tinatanong kita ngayon, hindi ko pa pinapakita itong certification ito, pumihil ka na CHDF ka. Alright? Hindi kita niloloko. Kaya pag sinabi mo CHDF ka, tungkulin ko at tungkulin ang mga senador dito, hanapin ko ikaw ay CHDF. Malinaw? Opo, sir. Opo, sir. Alam mo hindi kita niloloko? Opo, sir. Opo, sir. Opo, sir. Okay. Malinaw sa iyo, ha? Malinaw sa akin, sir. Okay, thank you. Alright. Yun lang. Mr. Chairman, for the record, yes, the third lang. Senator Pacquiao. I understand, Mr. Chairman, dito, ito ay inquiry sa isang witness para pakinggan natin yung yung statement ng witness. Hindi natin didipinsan siya o ano, kundi i-examine natin kung nagtasabi siya ng totoo. Tayo mga senador ay mag-iimbestiga, hindi magpuprotekta doon sa witness. Yun po ang rules natin dito. Thank you, Mr. Chairman. Kaya inuulit ko, nagpunta po kayo dito, kayo ang nagpresenta. Kaya tinatanong ko kayo na sino nagpresenta sa inyo. Sabi nyo, kanina hindi nyo kailangan abogado. Nalagay tayo ng abogado, naganap pa kami. Meron pang isang abogado dyan, naka-reserve. Pero hindi ho namin kayo lulukohin dito. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Ano po? Kaya magsabi lang ho tayo na ito. Nililinaw kasi ang problema niya, pag may sinabi kayo at may apidawi kayo, gagamitin yung apidawi. Kaya nga ho sinabi ko, sa mga susunod na testigo, kailangan may apidawi dahil yun ang gagamitin basihan para tanungin kayo sa inyong sinasabi kung totoo o hindi. Malino po? Opo, sir. Okay, please proceed. May I open my mouth, Mr. Chair? Sure. Thank you. I know there are mosquitoes there, not my flies. No, the chair is correct. Just for the purpose of order, we are all passionate here because we are all in search of the truth. Mr. Chair, there's no intent whatsoever to mislead. In fact, tinetesting natin yung witness, is he misleading the public and this committee, or tama ba? Kaya pag sinabi niyang walang apidabit, tapos meron, kaya, hindi misleading yun eh. Tinetest nga yung sinasabi niya. So having said that, kay Edgar, balik tayo kay Mr. McDoom, no? So nung dinala niyo na po dun sa lote ni SP04 Laod, tama po ba, sir? Opo. Anong ginawa niyo po sa kanya? Si McDoom, sir? Oh, pinatay po. Paano niyo pinatay, sir? Binigte. Okay, sir. Sir, tapos, pagkatapos niyo binigte? Chinap-chap nila ni Arthur Las Cañas. Sino po nagbigte? Kami po ang nagbigte, chinap-chap ni Arthur Las Cañas. Chinap-chap? Opo. Ano yung isipin ng chinap-chap? Tinagataga? Oh, tinagataga. Tinagataga-ta, sir. Go ahead, please. Sige. So tinataga, so hindi ang pagpatay po sa kanya bigte, hindi po nilaslas yung liig ng kutsilyo. Hindi, bigte din. Tinagtad po o pinagsasaksak? Tinagtad po. Okay. Bakit po sa inyong paragraph 35 page 5 nung inyong affidavit, ito po sinabi nyo. I'll say it in English, Mr. Chair, then translate in Tagalog. After 2 days later, I met Salik McDoom still in the second floor of Penalata Market. Unknown to him, SP04 Arthur Las Cañas and their group was already with me. They made a show of arresting Salim McDoom, and we brought him to the burial site in Barangay Maa, Davao City, where I saw the group slit his throat and took turns stabbing him to death. After he died, they buried him there in a lot owned by retired SP04 Ben Laod. Sir, ang sinabi mo sa abidabit, nilaslas ang liig tapos pinagsasaksak. Ang sinabi mo last hearing, chinap-chap at binigte, ngayon ang sinabi mo rin binigte. Ano ang totoo sa dalawa? Basta binigte, sir. Binigte yan, sir. Binigte yan. Bakit po sinabi niyo sa NBI na nilaslas ang liig? Yan.
Cayetano na. Senator Cayetano, you have one minute and 10 seconds. Okay. May sagot ko kaya kay Edgar, bakit magkaiba parati kwento niyo sa apidabit? Hindi mo kinakaunt yung time ng witness eh. The witness can answer for a long time. I'm just telling you that because yes, you already have three. Yes, sir. Thank you, sir. Substitution. Go ahead. Sir, yung pagkuhan na sir, si Arthur Las Cañas na ang sumaksak at saka sumapsap, sir. Igo lang ko nga nagbigti. Igo lang ko nagbigti, sir. Siya lang daw nag-strangle. Sino? Siya lang? Siya nag-strangle. Pero yung sumaksak daw, yung... Sandali lang po, no? Okay, magagalit sa akin. Sinabi nyo kanina, binigti nyo yung dalawa ni... ano pa na si... Kasanya. Lasanya. Ano? Nagugutom tuloy ako dito. Opo, malapit ang pagpas ko, kaya Kastanya. Ano pangalan nun? Las Cañas, sir. Espio for Las Cañas, sir. Las Cañas. Alam ko naman, para lang ma-relax tayo. Las Cañas. Okay. Sabi mo kanina dalawa kayo nagbigti. Tinulungan mo siya. Basta, sir, kaming dalawa ang nagbigti. Katapos, pamang pagbigti, sir. Pero ngayon, sinasabi mo, ikaw lang ang nagbigti. Hindi, nagbigti, sir. Alin ang totoo? Tapos, siya na may hawak pa siya ng kutsilyo. Siya na ang... So, nagbago na naman tayo? Oo, sir. Kanina, dalawa kayo nagbigti. Kaming ang dalawa, sir. Kaming dalawa. Oo, tapos? Sir. So, may hawak siyang kutsilyo, sir. Tapos? Tapos... Nilas na siya ilig. Siguro niya, sir. Importante yan. Ba't mo sinabi kanina? Sinabi mo lang binigti. Oo, sir. Importante yun. Opo, sir. Opo, sir. Kailangan kumplito, sir. Nilas-las yung leg. Lalo na sinabi mo doon sa affidavit mo nung una, na nilastas, tapos sinaksak na sinaksak. Pagdating mo rito ngayon, binigti, sinapchap na. Wala yung laslas. Malayo yun. Opo, sir. Opo, sir. Anong paliwanag mo? Basta yung sa akin lang, sir. Totoo-totoo yan, sir. Hindi pwede yung basta. Totoo-totoo. Kailangan sabihin mo yung totoo talaga. Oo, totoo. Ano yun? Ah, basta. Kay Gordon pa rin ako. Usasawa na ako, sir. Gibigti na siya, sir. Tapos, gilaslas na ni Arthur Las Cañas, sir. Muna akong gusto ipasabot, sir. Translation, please. Translation, please. Iyan ang gusto kong ipaalam, ipaintindi sa inyo. Okay. Ano ang gusto mong pailam? Kanina, sinabi mo, binigti. Ninyong dalawa. Tapos wala na. Tapos ngayon, nung nakaraan, sinabi mo, pinagsasaksak. Tapos ngayon, sinasabi mo ngayon, sa isang abidawit mo, nilas-las, tapos sinaksak, walang bigti. Ano ngayon ang totoo? Ang totoo yun, sir. Sa umpisa, binigti yan. Pagkatapos, linas-las ni Arthur Las Cañas. Yan ang paliwanag ko, sir. Okay, all right. Sige. Pasensya na kayo, ha? May I ask Senator Pacquiao to ask the question? Kasi ang question ko, bakit iba sa NBI sinasabi mo, iba dito? Gar, nganong lahi-lahi man yung statement, lahi sa NBI, lahi dire. Lahi-lahi man yung istorya. Usahay man ko, sir. Naglibog na ko, sir. Usahay naglibog ko. Ano yan? Ang sabi ko, bakit... ang tanong ko sa kanya, bakit iba... Mr. Chairman, ang tanong ko sa kanya, bakit iba-iba yung statement mo sa NBI saka dito? Ang sabi naman niya, nalito na po kasi ako. Nalito na po kasi siya. So just for the record, ang sa Bisaya po kasi nalito, naglibog. Sa Bisaya nalito. So sabi sa Tagalog kasi naglibog, pangit, iba yan eh. Hindi naman pangit yung in your mind, naglibog. Anyway, for the record again, Mr. President, Mr. Chairman, iba po yung nasa NBI. Kanina I asked him may laslas, sabi niya walang laslas. Next question kay Edgar. Nakang barrel? Do you have a gun? Nung panahon na 'yon. Na, sir, na ako. Sarili mo? Opo, sir. Anong, opo, sir. Anong klaseng barrel? 45, sir. 45. Anong brand po? Colt 45, sir. So, original? Original. Binili ko yung kang Arthur Las Cañas, sir. Okay. Binigay sa'yo? Binili, sir, binili. Magkano, pila ang... 25 man siguro, sir. Paano mo na-afford bumili ng barrel na 25,000 kung 3,000 a month lang ang sweldo mo? Hindi man, sir. Ako, nagbroker ako ng lupa. Yung may ginansya naman ako, sir. Nagbibinta-binta ng lupa, sir, sa Islargan Initiative Samal, sir. So may iba kang income kasi nung unang sabi mo,
yun lang, 3,000, naging 4,000, naging ganon. So may iba ka pang negosyo din. Oh, siyempre naman sir, kay kung hindi ka mabubuhay sa sahod mo sir nga 5,000 lang, may anak ka sir, paano pagkabuhay mo yan? Hindi sir, ang punto ko, nung una kasi ang pinapalabas mo, kaya ka nag-DDS, yun lang sweldo mo, wala kang mahanap na ibang trabaho. So kung may kinikita ka naman sa lupa, bakit ka pa pumasok sa DDS? Hindi man yung piramente sir, hindi man yung palaging may income ka sir. Oh, pero para sa 3,000 isang buwan, papatay ka ng papatay? Hindi man yung sarili ko sir nga desisyon sir. Yung talaga yung sa mga policeman yan, inuutusan ka man lang, sinasama. Okay. Anyway, Mr. Chair, I won't argue with the witness on that. Sir, dun sa mga security, sabi nyo ni Speaker Nograles na pinatay niya, ilan sila? Apat, sir. Ilan ang hinulog nyo sa tubig? Lahat, hinulog sa tubig, sir. Lahat? Lahat, sir. Ilan ang, pakiulit paano nyo ginawa? Dinala ni Arthur Las Cañas yun, alas 2 ng hapon, sir. Dinala ni Arthur Las Cañas. Pagkatapaw, tumawag si Arthur Las Cañas nga, Gar, maghanda ka kay may bagahe akong dala. Doon na ako sa nag-abang sa beach ni Mayor Antalan. Sa pagkakuhan ko, dumating sila ng mga alas 2, dinala na namin yung mga tao sa buhangin. Doon na pinastar. Binigti, sinaksak, ganyan ang nangyari, sir. Pagkatapos, tinapon sa dagat, linagyan ng hollow block. Sino po nag-utos? Si Arthur Las Cañas, sir. Hindi si Mayor Duterte. At saka si Mayor Duterte yan ang utos, sir. Kaya ang sabi ni Arthur Las Cañas, utos yan ni Mayor Duterte, papatayin yan. Pero sa pagkakaalam ko, sir, hindi yan tao ni Nograles. Tao yan ni General Parparan at saka ni General Matiliano. Parang linagay nga security yan. Sir, bakit nagbago? Dati sabi mo, tao ni Nograles, nung sinabi naman Nograles, ko, sir, patapusin mo lang, wadaw silang tao na napatay. Tapos ngayon, tao naman ng ibang tao. Basta tao yan, sir, dinitil nila, yung sinabi sa akin ni Arthur, doon naman lang ako nalaman ko, sir, nga tao yan nila ni Matiliano at saka ni General Palparan. Mr. Chair, just that point, no? So, hindi mo narinig kay Mayor mismo, sinabi lang sa'yo ni Las Cañas na sabi ni Mayor. Basta sinabi ni Arthur Las Cañas, sir, kasi ito si Arthur Las Cañas, sir, yan ang parang kapatid ni Mayor, parang right hand, pinagkakatiwalaan niya kay sa buong Davao, sir, yun ang talaga ang nagkukuha ng... Siya lang po nagsabi sa inyo na utos ni Mayor yon o maraming nagsabi sa'yo? Siya, Arthur Las Cañas, sir. Siya lang, wala nang iba? Wala nang iba, dami kami, sir. Pero dito lang sa Nograles, ano, sa mga bodyguard ni Nograles, madaming nagsabi sa'yo na utos ni Mayor o siya lang? Si Arthur Las Cañas, sir. Okay. Just for the record, and I'm done, Mr. Chair. On page 8 out of 15 of the affidavit, ang sabi niya po, the police officers, plural, themselves, plural, said in Bisaya, utos ni Mayor na ipaihaw tong mga tao ni Nograles. So, the inconsistencies are just glaring, Mr. Chair, but I will let the committee and the people judge for themselves. Thank you for this time, and to our colleagues, Senator Lacson and Senator... Pacquiao, thank you for giving me your time. Thank you. I just want to... Gusto ko naman sabi mo na malinaw sa akin, pinalitan mo na, hindi na si Nograles, mga tao na nipalparan yung pinatay niya. Opo, sir, pero detail yan kang Juan, sir. Detail kang Nograles, sir. Iba yung tao ni Nograles, iba yung tao ni Palparan. Sabihin mo lang, sabihin mo lang, Juan, di ba? Binago mo na uli. Hindi na si Nograles ang mga tao ni Nograles, ngunit tao na ni Palparan at saka ni Batillano. Basta yung sinabi ni... Hindi pwede yung basta. Hindi pwede yung basta. Pagsabi mo, tao yan ni Juan, sir. Ni Parparan at saka ni Matiliano. Detail na kang Juan, sir. Nograles, sir. Yan lang ang paliwanag ko, sir. Okay, thank you. Salamat.